Hi, minsan pa kayo balita ko muli. Kumusta po mga ka-YouTubers? So, minsan pa tayong mga maliliit na mga YouTubers, magtulungan po tayo. Okay, so ngayon ito. Gusto kong i-share sa inyo kung paano mag-add ng ating mga tax identification information dito sa ating pong Google AdSense account. May bakit ba natin kailangan itong idagdag sapagkat ito po ay naging requirement na ng Google AdSense at ng Google itself na magdadag tayo ng ating mga taxes identifications ay ng ating mga taxes informations sa ating pong mga AdSense account. Ay gusto lang i-clarify muna sa inyo bago kayo bago tayong patuloy is ang mga sinishare ko dito is base lamang doon sa aking mga panuan. At ito ang purpose ko lamang nito is magkaroon din ng konting lift ng burden doon sa ating lahat lalo na sa mga maliit na YouTube. Okay? Ang mas maganda po natin gawin is mag-consult po tayo kung meron po tayong mga kilala na expert doon sa tax sa mga ganito is ipakita po natin to sa kanila. So, let's consult an expert na maaaring tumulong sa atin. Pumunta ka po sa mga nagko-compute ng mga taxes, mga accountants. So, isa sa mga pinakamagandang advice 'yon. So, ganun. So, 'yun ang advice ko. So, pumunta kayo. So, ito ang aking share po kasi sa inyo is bahagi lamang ng aking tutunan doon sa pinanood ko at saka in-email sa akin ng Google. Okay, let's proceed. Ayun, so ang deadline po nito is hanggang May 31. Kasi as early as June 2021 is didedact na sila ng mga taxes. Okay, bakit ba nila ito ginagawa? So, wala tayong magagawa doon sapagkat sila yung mga US company, ang Google US company, at meron silang obligasyon sa kanilang bansa. And that's a good thing para sa isang kumpanya na sumuporta sa kanilang bansa. Kung hindi ka daw magkapagdagdag ng iyo pong tax information hanggang May 31, so, ang Google ay maaaring mag-deduct sa iyo ng up to 24% ng iyong total earnings worldwide. Kasi ang tax na pinag-uusapan dito kapag nakapag-update ka ng iyo pong tax identification information is US earnings lang naman yung babawasan. Okay? So yun lang naman, ito lang nakalagay dito eh. Income from the viewers in the US. Ayan. Okay, deduct in certain instances when they earn income from US viewers lang naman. Okay, so mas maganda talaga i-update natin yung ating mga tax identification information sa Google AdSense. Eh magbigay muna tayo ng mga konting example kung paano ba nagaganap to. Okay, ganito. For example, sa month of June 2021 is nagkaroon ka ng $300 total earnings sa month na yon. Tapos, ang galing sa US doon is $100 from US views at sa ibang bahagi ng mundo is $200. Ngayon, ano mangyayari? Meron tatlong factor ng kanilang pag-deduct ng mga taxes sa ating mga earnings starting June 2021 according to doon sa email sa atin. Una, kapag nakapag-submit ka. Pangalawa, kapag hindi ka nakapag-submit. At pangatlo, kapag mayroong tax treaty yung bansa na kinabibilangan natin doon sa US. So puntahan muna natin yung isa kapag nakapag-submit ka. Kapag nakapag-submit ka ng tax info, so maaari kang mag-deduct. So, si Google kasi ang mag-identify nito eh. Maaari ka mabawasan ng 0 to 30% ng tax sa yung US, United States earnings only. Ibig sabihin, kung tama yung aking pagkakaunawa, hindi nila pakikialaman yung earnings mo from other areas. Okay? So, paano example nun? Dito sa ating scenario, kapag mayroon kang earnings na 300 at saka 100 doon ay US earnings, so $100 minus 30%. Maximize na natin kasi sabi dito 0 to 30% eh. Maximize na natin yung 30%. 0 to 30%. So, kung may earnings ka ng $100, i-less mo yung 30% or $30 ang katumbas, is equals meron kang $70 for US earnings, so profit mo yon plus $200 for other areas. Okay, so suma total, meron ka pa rin profit na $270. Ito yung 200 sa ibang areas, ito po yun, plus yung $70 na dating 100 na nabawasan ng 30. So, nagiging $270 profit. Okay, so yung kapag nakapagsabit nga, so ranging from 0 to 30%, what if mas maliit ng konti pa? Diba, what if 10%, 5%, 12%, 20%, who knows? So, hindi ko po kabisado pa yung deduction kasi nga yung pangalang ito. Ganap. Ngayon, yung unang factor kapag nakapag-submit ka ng tax info. Pangalawang factor is, if you did not submit tax info, so hindi ka nakapag-submit, hindi ka pa nakapag-submit at nag-take effect na itong tax na ginagawa ng Google AdSense, ng Google, so pwede kang bawasan ng up to 24% ng tax earnings, tax in all earnings
So, ibig sabihin lahat to magiging basis ng computation. Hindi lamang yung US dollars, hindi lamang to, kundi lahat ng earnings mo. Okay, kung hindi ka lang naman nakapag-submit. Ngayon, kung nakapag-submit ka na, so dito tayo sa 0.30% sa ating US dollar earnings. Okay? And if you did not submit tax info, balik tayo dito, up to 24%. So ngayon, ang gagawin natin, i-maximize din natin. Hindi ka nakapag-submit. Meron kang earnings for the month of June 2021 na $300. Ilalas yan ng 24%. So, ang 24% ng $300 is $72. Tama ba? Magiging profit mo na lang $228 sa kabuuan. So, napakalayo kumpara sa kanina. Napakalayo doon sa pag... What if dito nung nag-submit ka, bumaba pa ng 30% yung naging... ano, tapos dito nung hindi ka nag-submit, maintain siya sa 24%. So, napaka-advisable talaga na magdagdag na lang tayo ng ating mga tax info. Okay? Ayun. So, ano pa ba? Ang po natin. Okay. So, total earnings, US dollar profit. Okay. Ano pa ba ang pwede natin matutunan dito? Okay. So, yun yung pangalawa. So, pangatlo is kung mayroon tayong tax treaty. Okay. So, itong tax treaty, hindi ko na po tatalakayan ito, pero bibigyan ko lang kayo ng isang highlight. Pagdating po sa tax treaty, tinignan ko po yung listahan ng na binigay ng YouTube na link. United States Income Tax Treaty A to Z. So, mayroon po dito yung Philippines. Nang binuksan ko Philippines, andito po yung ano. So, hindi ko na po siya di-deal with kasi medyo mahaba at hindi ko naman siya masyadong nauunawaan. So, kung meron, meron nakakalam sa inyo, ilalagay ko po yung link dito po sa ating description. Dalawin nyo na lamang po ito. Okay? So, basically talaga, kailangan natin mag-update. Napaka-beneficial sa atin ang mag-update ng ating mong tax information. So, ito yon, update na po natin siya. So, ngayon, paano ba mag-update? Okay, paano ba tayo magdadagdag ng ating tax information? So, ngayon, kung ikaw po ay kabubukas mo pa lamang ng Google AdSense, magbukas mo ng Google AdSense mo, may lalabas dito na parang warning or di kaya notifications. Ayan, notification. Ayan, marami yan kung meron ka pang hindi pa nagagawa. Okay. So, i-click mo lang itong Manage Tax Info. Kung wala naman to dito, hindi mo ito mabasa dito. Kung halimbawa, wala dito sa notifications na to, pumunta ka dito sa ito, sa bell notification. Pag i-click mo yan, maaaring andyan dyan yan nakalista. Halimbawa sa akin ito. Check additional tax information. So, andi dito siya nakalagay. Ngayon, kung wala naman dyan, pwede kang pumunta doon sa payments. Pumunta ka lamang sa payments. Pagpunta mo sa payments, lalabas to. Kung hindi ka pa napag-activate, kung wala talaga din dito, kung wala pa dyan. For example, pumunta ka lamang doon sa settings. Sa settings, pumunta ka sa settings, pumunta ka doon sa manage settings. Click mo lang yung manage settings. Tapos, scroll down ka lamang, papunta doon sa United States Tax Info. So, kahit saan doon is pwedeng gumana. Click mo lamang itong United States Tax Info. Tapos, lalabas na dyan, Manage Tax Info. Alright? Click mo lamang yung Manage Tax Info. So, pag-click mo yan, ang sasabihin dito, No Tax Info on File. So, to get payouts from Google, make sure to provide your tax information. This will take a few minutes. So, wala ka pa talagang tax info. Ang gagawin mo lang, Add Tax Info. Just click Add Tax Info. Tapos, login ka lang. Okay? So, login ka lamang po. Okay. United States Tax Info. What type of account is yung pangalan mo dyan or company man yan? So, okay, makikita mo yung uri ng account meron ka kung pumunta ka dito sa payment. Tapos, pumunta ka dito sa settings, sa manage settings. And, ayan. So, ito po, nakalagay. Account type. Ayan. Of course, individual lang naman kami. Then, click next. So magkakaroon dito ng dalawang W tax form. W-8BEN at W-8ECI. Yung 8BEN, para sa mga non-US na mga individuals and will also be used to claim tax treaty benefits. So yung isa, para naman sa may mga business o mga trade. So ako personally, kami is nasa
W8 Ben lang kami. At dito, maaaring i-apply yung treaty na meron tayo sa US. Meron yung Pilipinas sa US. So, start form. Okay. Make sure. Then, country of citizenship. Lagay lang natin yung Pilipinas. Pilipino. Pilipino. Ayan, Philippines. And, ilagay mo lamang yung tax identification number. Yan. Ito naman, foreign TIN. Ito yung, ilagay mo lang yung tax number mo. Yung binigay sa'yo ng BIR. Okay. So, yan. Ilagay mo lamang yung tax identification number mo. So, ito. Ganito. Yung galing sa BIR. Makakapag-apply ka rin naman ito online eh. Then, click mo lamang yung next. Kailangan kompleto yung pangalan na nakalagay doon. Okay, dito naman sa tax treaty. Okay, pagdating sa tax treaty, may nakalagay yan. Are you claiming reduced rate? Click mo lang yung yes. Tapos, resident of country with claiming treaty with US. Click mo lang yung country, Philippines. Ayan. Kasi meron naman tayo dito eh. Hindi dito tayo eh. Then, special rates. Ako ang pinili ko lamang dito ay services, yung AdSense. Tapos ang article and paragraph, isa lang naman ang available dito, article 8 and paragraph 1. Tapos withholding rate is 0% ang nilagay ko, reduced rate. Dito sa motion picture at saka other copyright YouTube, i-click nyo na rin yan at piliin yung pinakamababa. And the rest naman dito is mga self-explanatory na lang, kaya just follow na lamang yung mga nakasulat dyan and click-click na lamang po yan. Okay, so yun, tapos na, that's it. Additional documents na pwede mo nang basahin, but basically, you're done. Okay, so tapos ka na. And that's it, so thank you so much for watching po sa ating po naging konting sharing po sa inyo. Okay? Thank you so much for watching and God bless everyone. Kuya Belto. Bye-bye.